Moses ni Rogelio Sikat. Pinag-uusapan ng magkapatid na Ana at Regina Calderon ang tungkol sa kalagayan ni Aida na ginahasa ng anak ng isang politiko. Si Aida ay anak ni Regina dahil sa taglay nitong kagandahan ay hinahangaan siya ng nakararami. Isa na rito ang anak ng alkalde. Madalas niyang nais kausapin si Aida, ngunit hindi siya pinapansin ng dalaga dahil sa pagnanais ng dalagang makatapos ng kanyang pag-aaral. Dahil dito, nakaisip ng ibang paraan ang anak ng alkalde. Inabangan ng anak ng alkalde si Aida sa paglabas nito sa paaralan. Isinakay sa kanyang kotse at dinala sa isang lugar na walang makakakita. At doon, pinagsamantalahan. Iyon ang dahilan ng trauma ng dalaga. Nasa gayong silang pagkukwentuhan nang tumambad sa pintuan ng kanilang apartment ang alkalde at ang konsehal. Naparoon sila upang magdiskargo. Pinakiusapan nila si Regina na iurong niya ang kasong isinampa laban sa anak ng alkalde at upang ihingi ng tawad ang ginawa nito sa kanyang anak. Dahil sa isang malaking kaabalahan, di umano ang ginawa ng anak ng alkalde kay Aida. Tinangka ng alkalde na ayusin na lamang ito sa labas ng husgado. Ayon na rin sa rekomendasyon ng kumpare niyang si Judge Joaquin. Sinubok niyang ipang-areglo sa kaso ang 10,000 piso. Tinanggihan naman ito ni Regina at naging mainit ang pagtatalo ng magkabilang panig. Nanindigan si Regina na itutuloy niya ang kaso laban sa anak ng alkalde. At ihahanap niya ng hustisya ang sinapit ng kanyang dalaga. Hinamon siya ng alkalde at binantaan si Regina na mapupunta lamang sa wala ang kanyang ipinaglalaban. Pagkatapos sumibad ang sasakyang kinalululanan ng dalawang bisita, ay napaupo si Regina sa isang tabi. Tumayo sa harapan niya ang panganay na anak na si Tony. Nakiusap ang anak sa kanya na iurong na lamang ang demanda. Naniniwala siya na mapupunta lamang sa wala ang kasong iyon. Subalit nanindigang muli si Regina. Lalaban siya kahit na ipanlalaban niya ang sarili niyang kuko sa malalaking bato. Naputol na lamang ang pagtatalo ng mag-ina nang mapansin nilang pababa sa hagdan si Aida. Doon lamang niya naalalang magpabili ng gamot sa butika para sa dalaga. Si Tony ang lumabas ng bahay upang bumili ng gamot. Pagkaalis ng binata ay siya namang paglapit ni Ben na takot na takot. Ipinagtapat ito sa ina na bitbit ni Tony sa kanyang paglabas ang isang baril. Labis pang nabahala si Regina ng ipagtapat ng bunsong, gabi-gabing lumalabas ng bahay si Tony para hanapin ang anak ng alkalde. At upang saglit na mapanatag ang kalooban ni Regina, ay pinagpahinga muna siya ni Ana. Nalimpungatan na lamang siya nang marinig ang tunog mula sa nabasag na bote ng gamot na natabig ni Aida. Dali-dali namang lumapit si Regina sa kinaroroonan ng anak. Nilinis niya ang nagkalat na bubog sa sahig. Nangusap ang anak na dalaga sa ina at sinabi rito ang paghanga niya sa kanyang kuya Tony. Katulad ni Regina, nababahala rin siya sa kanyang kuya. Umaga na noon at naiwang mag-isa si Regina samantalang namamalikmata siyang nakatingin sa pinto nang dumating ang isang taxi sa tapat ng kanilang bahay. Takot na sumibad sa loob ng bahay si Tony. Hindi pa man napipigil ni Regina ang plano ng anak na tumakas ay dumating na ang mga pulis kasama ang alkalde. Pinasusuko siya sa batas. Maluwag naman siya ang isinuko ni Regina sa kanila. Subalit pinagtulungan nilang saktan ang walang kalaban-labang si Tony.
Mabilis na inago ni Regina ang sandata ng isang pulis at ipinambaril niya ito sa kawawang anak. Makalawang makapagpaputok si Regina at bago pa man maago ng pulis ang baril ay bumagsak na si Tony. Ginamit ni Regina ang kanyang mga kamay upang bawiin ang buhay ng kanyang natatanging anak at upang maiwas siya sa kalupitan ng lipunan.